Magandang weekend po sa inyong lahat o sa ating lahat. And welcome back sa Alamin kay Master Neon today. Master, ano po ba ang ating aalamin for today? Okay, ang inyong pong aalamin for today ay ang simpleng pamamaraan upang hindi po pumasok ang tinatawag po ninyong third party sa inyong relasyon. Okay, ito po ay gagamit lamang po tayo ng maliit na simbolo na kung saan itong simbolong ito ay upang wasiwasin ang tinatawag natin na pagpasok ng third party. Ano? Ito po ay bagay po sa mga magkasama po sa bahay. Ano? Doon sa mga LDR, pwede din naman po ito. Ngunit kung itong inyong LDR ay umuwi din po sa inyong bahay. Ano? Sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, same gender, pwede din po ito. Basta po magkasama sa bahay, mag-asawa, yan. So mag-partner. So mas effective po ito kung ang inyong partner ay umuwi din po sa inyong bahay. Kung doon po siya originate na umuwi, kung mga 3 years, 10 years na siyang hindi umuwi, ay hindi po effective po ito. Ito po ay dapat ay umuwi din po kahit once a month or once every 2 months, yan. So pwede po yan. Okay. So kung gusto niyo bang malaman kung ano ba itong simbolong ito, Master, ano? Ay panoorin niyo po muna ito. Lahat ng tao ay may problema. Lahat ng tao ay may pinagdadaanan. Lahat ng yan ay nakatadhana na ating madama at ating maranasan. Ang lahat ng inyong nakikita sa mundong ibabaw ay pawang ilusyon lamang. Ang mga ilusyon na ito ay ang magsisilbing daan o susi sa susunod na buhay. Sa buhay na kung tawagin ng mga tao ay heaven. Sadyang ginawang hindi perpekto ang mundo upang makaranas ng saya at kalungkutan, upang magtanong ka sa iyong sarili na kung tama ba ang lahat ng ito. In general, meron lamang tayong 12 tao dito sa ibabaw ng mundo. Ikaw at ako ay magkakapatid. Marami sa inyo ang nagtatanong, ano nga ba ang hiwaga ng mundo? Ano nga ba ang tao? At ano ang mga koneksyon nito sa mga planeta? Lahat ng bagay ay nakasulat na bago ka pa ipanganak at bago ka pa mamatay. Halina't alamin kay Master Neo ang lahat ng ito dahil everything is already written in the stars. Okay, dahil everything is already written in the stars, pakicheck na lamang po ang ating description box na kung saan ilalagay po natin dyan ang mga links ng FB page ng Master Neo, FB page group, at the same time po ang ating sister channel po na Genealogy 08. Diyan niyo po makikita at ang mga videos pa po ng Alamin kay Master Neo. Marami po tayong ilalagay dyan na kung saan na kung kayo ay interesado ay pakiclick na lamang po dyan. Ano? Paminsan-minsan pakicheck din po ang suggested card dyan po sa right side ng inyong screen. Pwede nyo din pong bisitahin yan kung kayo ay interesado sa mga ganyang klaseng videos. Ano? Okay, so Master, ano ba yung Chinese character o ano ba yung simbolo na yan na kung saan ginagamit pa po ng unang panahon nila Julius Caesar sa Chinese culture, ginagamit din po yan sa mga civilization po ng Mayan. Yan, ginagamit din po itong simbolong ito, no? Na kung saan ay upang mag-isip ang inyong partner o umiwas sa third party na tinatawag po natin. O ito din po ay anti-gayuma, no? Na kung saan ay malakas din po ito na simbolo. Dahil po itong simbolong ito ay ilalagay po ninyo sa harapan po o sa entrance po ng inyong tahanan, na kung saan ang lagi po natin sinasabi, ang tahanan po ay ang simbolo po ng pagsasamahan, na matiwasay ng pamilya. So napakalakas po itong simbolo na ito, no? At yan nga po. Okay, kung kayo ay nagmamadali, ay sasabihin na po ni Master Neo kung ano po itong simbolo na ito na kung saan ay upang hindi po pumasok sa inyong relationship ang tinatawag po nating third party. Ito po ay ang 10th sign of the zodiac, ano? Na kung saan itong simbolong ito ay ilalagay nyo po sa harapan
ng inyong pintuan. Master, paano po kung lima po ang aking pintuan? Pwede po kayong bumili din po ng lima nito, no? Simbolong ito. Ito po ang 10th sign of the zodiac. Ito po ang rooster na tinatawag po natin. Ano? Pwede po itong ganitong klase na simbolo, ang rooster. O pwede din pong gamitin nyo ay painting. So, itong si 10th sign of the Chinese astrology ay meron po siyang personalidad na isa pong pera pa sa kanyang numining-ning na kanyang mga balahibo, no, napakaganda. Iba't ibang klase, may red, minsan may yellow, minsan may light green na kung saan ay kumbaga yan ang kanyang panghatak sa mga babaeng manok. Siya po ay may personalidad na isa pong masinop, may dignidad, may pride at very responsible. Ano? Isa pa dito ay ang pagiging matulungin, mapagmatsyag. Yan ang number one na isa pong personality po ng rooster. At pulidong kumilos. So may pagka-perfectionist din po siya. Isa din po ang kanyang personalidad na hinahangaan ko po ay ang pagiging masunurin o follow by the rules po siya. Lalo-lalo na po sa kanyang kumpanya, sa kanyang pinagtatrabaho. Ano? At ang patriotism na tinatawag. At git sa lahat, isa sa magandang personalidad din po ng rooster na kung saan ay maaasahan nyo siya pagdating po sa pera ay ang pagiging magaling maningil sa utang. Nako, pagdating sa utang, oo po, mabait siya, nagpapautang. Ngunit yung paniningil po sa utang, kailangan po on time at kailangan po ay talagang kung may kusing na natin. Umbawa, ang hiniram mo ay 150. Tapos ikaw ay magbabayad ng 100 lamang. Ay, hindi po siya papay. Kailangan yung kumpletong 150 ang iyong ibibigay sa tamang takdang panahon at tamang oras. So ganyan po maningil po ang mga rooster, ano. So maaari po kayong bumili ng simbolo na ito, no. Pwede po sa painting or pwede po itong tinatawag nating figurine. Yan. So pwede po 'yan, ano. Ang personalidad na binanggit ko ay yan po ay ang kanyang traits na kung saan ay ginagamit niya po sa pang-araw-araw na pamumuhay. At higit sa lahat, ang trait na aking pong tinatago, ang meron po ang rooster na kung saan ay pagdating sa relationship ay sila ang namamayagpag, ano, at mapapagkakatiwala mo dahil po meron po silang tinatawag na loyalty at honesty. So sila po ang sign of the industry sa pagdating po sa Chinese astrology, ano. So ano pang inaantay niyo? Lumarga na kayo, bumili na kayo ng simbolo ng rooster o yung painting, ano. At ito po ay makakatulong po sa inyong relationship, ano. Okay, kung meron po kayong mga comments and suggestions, ay paki-comment na lamang po sa ibaba, paki-like, paki-share na lamang po ang ating video, paki-subscribe kung hindi pa kayo subscribe sa ating channel, ano. At happy weekend po sa inyong lahat. Ito po si Master Neo, ang inyong Master Astrologer, Numerologist at Spellcaster na nagsasabing everything is already written in the stars. Salamat po.